Sa kabila po ng pagtaas ng presyo ng mga bulaklak sa Dangwa, dumarami na ang mga namimili roon. At may ulat on the spot si Jan Susante. Yes, Pia, dumadami nga ang mga mamimili dito sa Dangwa at bahagyang tumataas ang presyo ng mga bulaklak habang papalapit ang undas. Maaga pa lang, marami nang namimili ng mga bulaklak na ilalagay sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Mas mura pa ngayon. Mas mura pa ngayon kaysa bukas. Siguradong level up ang presyo, di ba? Ang isang ito, maraming pinamiling bulaklak dahil magbebenta raw sila ng bulaklak sa Cavite. Kasi mas mura po dito eh. Habang tumatagal? Opo. Para makamenos po yung ibang tao pagbibili. Ngayong panahon ng undas, tumaas na nga ang presyo ng mga bulaklak ng 20 hanggang 100 pesos kumpara sa ordinaryong araw. Ang carnation nagkakahalaga ng 180 to 250 pesos per bundle depende sa klase. Ang gerbera, 180 to 200 pesos per bundle. Ang orchids, kulang-kulang 350 pesos per bundle. Ang mga rosas, 280 pesos per bundle. Ang paper roses na siguro ang pinakamahal, 680 pesos per bundle. Pwede rin namang bumili ng mga bulaklak na naka-arrange na. Ang centerpiece nagkakahalagang 150 to 200 pesos. Ang basket at topiary, 300 pesos kada isa. Ang cross at spray naman, 400 pesos kada isa. Ang malalaki at espesyal na flower arrangements pwedeng umabot sa 800 pesos. Mas maaga, mas magandang mamili dahil inaasahang bahagyang tataas pa ang presyo ng mga bulaklak sa mga susunod na araw. Inaasahan po ba natin na mas tataas pa to habang papalapit yung undas? Mas lalo po siguro. Mas lalo. Siguro mga 60% o mga 70 ganun. Pia, 24/7 bukas itong Dangwa simula pa noong October 27 hanggang daw sa November 1. Sa ngayon ay medyo mabagal yung daloy ng trapiko dahil na rin sa dami ng mga tao at marami rin mga sasakyan na nakalinya dito. Pero meron naman mga traffic aid mula sa local government ng Manila na tumutulong dun sa pagpapaayos ng daloy ng trapiko. Pia? Maraming salamat, Jam Susante.